80 pamilya sa Tondo, Maynila ang apektado ng sunog kagabi. Problema sa linya ng kuryente ang hinihinalang sanhi ng sunog. Makibalita tayo kay Von Aquino. Dahil sa sinapit ng kanilang mga bahay, hindi raw alam ng mga residente sa Antipolo Street sa Tondo, Maynila kung paano pa sila makakapagtayo ng masisilungan. Kung may natira man sa bahay ng ilan, pihadong hindi na pakikinabangan. Gusto ko lang humingi ng konting tulong sa amin, bigyan kami para makaraos uli. Bago matupok ang mga bahay, doble kayod ang mga bombero habang inaapula ang naglalagablab na apoy. Mabilis kasing kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na karamihan gawa sa light materials. Sa laki ng apoy, umabot sa Task Force Alpha ang sunog na nagsimula alas 5 kahapon. Ang isa sa mga residente hinimatay sa kasagsagan ng sunog. 40 bahay ang tinupok ng apoy at tinatayang 80 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kwento ng mga residente, una silang nakakita ng usok sa bahay ng isang nagngangalang Nelia Morales. Dito po, yung kabilang bahay po, yung dito sa may terrace nila, umuusok na po. Bigla na siyang lumiliab, lumabas na yung apoy. Akala ko, nagluluto lang sila, pero iba na, itim na. Hanggang saan nakita ko na, nag-apoy na. Ayon sa BFP, problema sa kuryente ang pinagmula ng sunog. Tinitignan ang gulo ng ating mga arson investigator, sa electrical. Hindi naman sa jumper, dun yung entrada ng kuryente nila. Parang nag-spark ito at umapoy. Karamihan sa mga residenteng nawala ng tirahan, makikitulog na lang daw sa mga kaanak. Laging po sasalamat ko na lang, nakaligtas yung mga tita ko, mga pinsang ko. Sa mga kamag-anak din namin na malapit dito. Pasado alas 9 na ng gabi nang tuluyang maapula ang sunog. Sa pagtaya ng BFP, higit kumulang 2 milyong piso ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Von Aquino, GMA News.